Magsilatayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan akin puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating pong patuloy na pagdiriwang ng Kuwaresma, paalala po sa atin ng ating pong Jesus Nazareno sa araw na ito na walang makasusunod sa Kanya kung hindi bubuhati ng ating sariling krus, itatanggi ang ating sarili at iaalay at iaasa ang ating mga pagpapasya sa Kanya nang may sabay na pagsusumikap sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyong magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikot kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo.
Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya.
Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakabaling ba ang ating buhay sa ating mahal na poong Hesus Nazareno? Sa ating pong mga pagbasa ngayon ay pinagpapatuloy natin yung ating pagninilay simula pa kahapon bilang unang araw ng Kwaresma. No, sa araw na ito po, no, kung kahapon ay matatandaan ninyo, no, nung tayo'y pinahiran ng abo, pinaalalahanan tayo ng paglipas ng buhay. Subalit sa paglipas ng buhay ay sa pamamagitan ng ating mahal na poon, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, ay nabigyan tayo ng isang pagpapasya. No? Mananatili ba tayong panghahawakan lang natin ang buhay na ito lamang? O baka naman may iba pa? Iniaalay sa atin ng ating poong Hesus Nazareno ang isang uri ng pamumuhay na maaaring ganun pa rin, no? Tatanda ka rin, mamamatay ka rin, lahat ng hawak mo, mabibitawan mo, lahat ng mga napaghirapan mo, lalaho rin pagdating ng panahon na parang bula. No? Walang magbabago doon. Pero may inaalay siyang higit pa. No? Isang buhay na patungo sa pakikipagkaisa sa Diyos. Isang buhay na tungo sa walang hanggan, no? Hindi ibig sabihin na babaliwalain mo ang buhay na ito, no? Baka kasi sa atin iniisip may langit naman. Kaya siguro pwede na rin akong pabayaan yung sarili ko sa aking araw-araw, no? May langit naman, di na ako magpupundar, mag-iipon para sa kinabukasan ko. May langit naman yung mga pangarap na hindi ko naabot. Ay, yan, ganyan na lang. No? Siguro yung iba, isipin, may langit naman, baka siguro pagligo, pwede ko nang hindi gawin. Ano? Wag naman ho sana. No? Wag nating baliwalain ang buhay dito. Dahil ang sinasabi ng ating pong Hesus Nazareno, dahil may buhay na walang hanggan, yung ating mga pagsisikapan ay sana patungo din doon. Hindi natatapos sa pakinabang ko. Hindi natatapos sa pangarap ko lang. Pero dahil may pangarap ang Diyos para sa sangkatauhan, may kagustuhan ang Diyos sa sangkatauhan, yung ating mga pagpapasya sana ay tungo doon. At ito po ang diwa ng ating mabuting balita ngayon. Paulit-ulit na natin itong napakikinggan bilang tawag sa pagsunod sa Diyos. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang pamumuhay ng ayon sa kung ano ang mahalaga sa Diyos. Sinasabi niyang limutin ang sarili, hindi para pabayaan ito. Ang ibig sabihin ng limutin ang sarili ay mauuna yung kapakanan at kapakinabangan ng iba. Kapag ba ako ay nagtatrabaho, tumatanggap ng sweldo,
Kapag ba ako ay nag-aaral, naghahanda para sa kung anumang board exam o aplikasyon sa trabaho. Kapag ako ay nangarap, sa akin lang ba yun? O sana naman, o baka naman, iniisip natin na sana may ambag tayo sa mundong ito. Na sana sa pagsusumikap natin, may nabawasang nagugutom, nabawasang maghihirap. May daragdag na mga taong aasenso ang buhay. May mga tao tayong matutulungan. Hindi lang sa bigay-bigay ng pera, pero yung ating pakikiramay, pagbibigay buhay sa iba. Sa aking pagtanda, naiisip ko lang ba yung sarili ko at yung pangangailangan ko? O may maipapasa ba akong mga aral sa aking mga anak at apo? Yun po ang ibig sabihin ng paglimot sa sarili. Yung isaalang-alang unang-una, yung mga taong kasama ko, mga kapamilya, kababayan, kasama sa komunidad, kapitbahay ko. No? Kasama po noon yung pagbubuhat ng krus. No? Malayo po sa ang ating pong Jesus Nazareno, bukod pa sa kanyang magiging kapalaran, ay alam niya ang bigat. Dahil po sa lipo ng Hudyo, ang pagpapako sa krus, no? Dahil dadalhin mo to hanggang dun sa lugar na ikaw ay ipapako, alam niya na iyon ang pinakamatinding kaparusahan. Isang simbolismo at tanda ng mga pinakamatitindi nating problema sa buhay. No? Dalhin mo ang krus mo. Hindi ibig sabihin ay takasan mo yung mga problema mo. Layuan mo sila. Mahirap ang buhay. Totoo po yun. Kay mayaman ka, kay mahirap, kay bata ka, kay matanda, kanya-kanya tayong may hinaharap na paghihirap. At ang paanyaya ng ating pong Jesus Nazareno, harapin mo, pagdaanan mo. Kung may kailangan kang solusyonan, solusyonan mo. Kung may kailangan kang baguhin sa buhay mo para lamang may mabago sa mundo mo, baguhin mo. Walang mararating kung tatakasan at tatakasan at tatakasan lang natin yung mga problema natin. Kailangang harapin, kailangang panagutan. Dahil hindi ka naman mag-iisa doon. Ang ating mahal na poon, magandang paalala ang imahen niya. Dahil isa itong imahen ng pakikiramay sa lahat ng mga pinakamababigat at pinakamababang mga suliranin natin at punto sa buhay. At higit sa lahat, huwag kalimutang sundan siya. Magpasya ng ayon sa tama. Magpasya ng ayon sa kanyang pagmamalasakit at kabutihan. Maging pagpapala sa ating kapwa, gaya ng pagiging mapagpala niya sa atin, lalong-lalo na sa mga panahong tayo'y kapos at nangangailangan. Ito pa lang po, mga kapatid, alam natin mahirap. Siguro hanggang sa isang punto lang natin kakayanin. Kaya lalong kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang pagpapalakas ng ating kalooban, pagliliwanag ng ating isipan at tatag sa ating mga pagpapasya. Mga bagay na ating maaaring hingin bilang biyaya sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa. Kasama ng tanong, paano kaya ako makasusunod pa sa Diyos? Paano pa kaya ako magiging mas malapit bilang kanyang tagasunod? Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa Kanya. Magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat na nagdurusa.
Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong hangdang dumamay sa kanilang problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers, lalong-lalo na yung sa kanilang patapat na paglilingkod, ay may kani-kanila ring mga krus na binubuhat sa kanilang mga buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman,
para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang iyong matapat na lingkod na si Josefino, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim po ng alert level 1. At sa oras po na makaramdam ng sintomas, agad po na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19 at agad-agaran na rin po tayo magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.